So guys, ganyan ang magiging itsura niyan. Nakita nyo? Guys, nandito kami ngayon sa ano, sa bahay ni Video Express. Ngayon ang meron kaming balak subukan. Kasi may napanood kami sa YouTube, DIY gimbal. So, gusto naming subukan 'yon. Meron kami dito scrap ng tripod para sa camera. Tapos ito may mga sira na to. Kung nakikita nyo, meron siyang dami. Oh no. Itong isang brace niya natanggal na. So balak naming gawin talaga gimbal ba? So guys, ito yung mga gamit na unang-una tong tawag dito. Carbine o drill. Pangalawa, dalawang size ng magkaibang PVC. Isang maliit at isang malaki. Anong size yan? Siguro ito nasa... Ano siguro? 1.5. Of course, yung nuts. Nuts natin, mga gagamitin nating nuts. Mga bolts. Tools natin, isang long nose na pliers at saka isang Phillips screw. Ayan, nalimutan. Binutasan namin tong leeg ng tripod para pagsusuksukan itong bolts para sa gagawin nating gimbal. Ganito ang itsura niya. Pangalawa, meron na tayong PVC. Bubutasan natin ang sakto lang dito sa bolt. So, ganito ang mangyayari. Bali, apat na butas siya. Naka-cross. Makikita nyo, apat na butas yan. Bubutasan naman natin ngayon itong PVC. So, ang gagawin natin, dalawang butas lang dito sa malaking PVC. Siguraduhin natin na magkatapat sila at saka equal ang both side nila. Dapat talaga gitnang gitna para nun balance. So, ang una natin gagawin, lagyan natin ng dalawang bolt yung ating unang PVC. So, ang paglagay ng bolts mula dito sa loob papalabas. Magkabilang side. Pangalawa, kukuha tayo ng bolt. Siguraduhin natin yung isang bolt na gagamitin natin tatagos siya doon sa pangalawang butas. Sapat siya para noon mailock natin dito sa kabilang labas. Sa kabilang side. Kung makikita nyo, itong gitnang bolt na to, ito ang mag-hold dito sa tripod natin. Dito sa butas ng tripod natin. So guys, pagka nagawa na natin to, pasok natin siya dito sa unang butas ng PVC. Tapos lagyan natin ng nuts. Saka naman natin ilalagay yung ating tripod. Suot natin sa butas. Pag nasuot na natin sa butas, lagyan natin ng washer. Another nuts na naman. Kung makikita nyo guys, yung dalawang nuts na yon, yan ang magsisilbing stopper nitong rod ng ating gimbal o ng ating tripod. So, pwede na natin patagusin dun sa pangalawang butas. Na-center na natin siya, pwede na natin ngayon ilock.
ikakabit na natin yung ating pangalawang ring o pangalawang PBC. So, ayan guys, naikabit na natin, ipasok na natin yung ating bolts. Bali, ganito ang magiging outcome niyan. Nakapa-cross. So, ito na, para mas maging matibay siya, kailangan natin lagyan ng bolts and nut, another bolts and nut dito sa magkabilang side para magsisilbing lock niya. Ayan guys, tapos na. Ganito magiging outcome niyan. Naglagay na tayo ng lock dito sa gilid para noon hindi gumalaw-galaw yung ating guide, yung ating ring. So guys, kaya ito napili namin, tong tripod, kasi unang-una yung weight niya, yung bigat niya, hindi na natin kailangan maglagay pa ng counterweight dun sa hindi na natin kailangan maglagay pa ng counterweight, unlike dun sa monopod. Kaya ito ang napili namin kasi medyo may bigat na siya. Kaya mas maganda, mas advantage. So ito, kung makikita nyo si Video Express, medyo ginagawa niya na yung iba pang mga detalye. Kinabitan niya na ng cellphone. So pare, lupit dito. Ulitin ko guys, dahil nga sa mahirap tayo, nagsisimula tayo. Wala tayong pera. Kaya ganito gagawin natin. Tsaga-tsaga muna tayo sa DIY. Testing natin, i-versus natin yung walang gimbal sa may gimbal. Mag-testing tayo ng video. Ayan guys, napanood niya yung video, nakita niya yung comparison ng merong DIY gimbal sa wala. Meron naman talagang pagkakaiba. Medyo stable ng konti yung sa may gimbal, unlike dun sa walang gimbal. Ayan, di naman natin may pagkakaila. Yun nga lang, kung gagawa kayo ng ganito, huwag kayong mag-expect talaga na makukuha nyo yung talagang stability na gusto nyo. O yung huwag kayong mag-expect ng sobra-sobra. Kasi DIY nga lang eh. Tsaka ano ba naman makukuha mo sa mura, diba? Siyempre, nagtipid ka. Limitado rin yung makukuha mo.
unlike dun sa talagang gagastusan mo, kung gusto mo ng talagang stable, gumastos ka ng 5,000 pataas. Bumili ka ng talagang totoong gimbal o stabilizer. Sana nagustuhan niyo yung video. Sana nakatulong sa inyo. Kung nakatulong sa inyo, nagustuhan niyo naman yung video, wala namang masama. O libre lang naman mag-subscribe. Pakipindot na lang yung mga button natin dyan. Pati na rin yung bell para na naman masubaybayan nyo yung mga darating pa naming video. Susubukan namin gawin yung mga DIY nila kung talagang uubra nga. Diba, Video Express? Ayaw na yata. Nalaglag pa yung... Meron na tayong... Teka, ulit. Sapa.